Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang secondary parts of triangles. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so meron na akong first video about triangles. So, sa video na yun, dinefine ko yung iba't ibang types ng triangles according to angles saka sa sides. Tapos, dinefine ko rin yung terminologies or tawag dun sa parts nung isosceles triangle tsaka right triangle. So, this time, didiscuss ko yung secondary parts of general triangles, okay? As well as some terminologies pa. So, let's start. So, we have first, the included angle. So, an angle whose vertex is the common endpoint of the segments representing the two given sides. Okay, so halimbawa, meron tayong triangle ABC. So, let's consider the side AC and the side BC. Okay? So, di ba nag-intersect sila doon sa point C? So, therefore, yung mabubuo nating angle dun sa vertex C or angle BCA, siya yung magiging included angle noong side AC tsaka BC. Kasi dun nag-intersect yung dalawang line segment. At yun yung naging vertex ng angle. Okay? Same as doon sa side BA tsaka sa side CA. Okay? This time, nag-intersect sila doon sa vertex A, di ba? So, therefore, angle A or yung angle BAC is the included angle of side BA and side CA. Okay? Next, we have the included side. So, the side of the triangle whose endpoints are the vertices of the two given angle. So, halimbawa naman, this time, consider natin yung angle BAC. Angle BAC tsaka angle BCA. BCA. So, di ba naging common side ng dalawang angle na yon ay itong side AC? Kasi yung endpoint nung side AC ay yung vertex nung dalawang angle, which is yung vertex A tsaka vertex C. Okay? So, parang yun din yung included side nung dalawang angle A tsaka angle C. Okay? Same as, halimbawa, itong angle ABC tsaka angle CAB. Okay? So, this time, ang included side ng dalawang angle na yun ay yung side AB. Kasi yung endpoint ng side AB ay yung vertex nung dalawang kinonsider natin na angle. Okay? Okay, next we have median of a triangle. So, a segment whose endpoints are a vertex of a triangle and the midpoint of the opposite side. Okay, tapos yung centroid, the point of concurrency of the three medians of the triangle. So, let's say meron tayong triangle ABC. So, pag hinanap niya ra yung midpoint ng bawat side, let's say dito sa side AC, kunyari ito point M, tapos dun sa side BC, let's say, point N. And then dun sa side AB, let's say, point O. So, yung midpoint, hinahati yun yung segment equally. So, ibig sabihin, itong AM, congruent siya dun sa MC. Itong NC, congruent siya dun sa NB. Tapos yung BO, congruent siya dun sa OA. Okay, so para makasulat natin yung median, isa siyang segment from the vertex, let's say itong vertex B, to the opposite side or to the midpoint of the opposite side. So, di ba ang midpoint ng opposite side sa kanya na AC ay M? So, therefore, meron kang median BM. Same as dun sa median AN. Okay? As well as dun sa median CO. Okay? So, magmula siya sa vertex ng triangle and then kukonnect nyo yon doon sa midpoint ng opposite side. Okay? Tapos yung tinatawag na centroid, siya yung intersection ng tatlong medians ng triangle. So, let's say ito yon.
Okay, so let's say P. So the centroid is point P. Okay? So bawat secondary parts pala ng triangle, dahil meron itong tatlong sides saka angles, magkakaroon din tayo ng tatlong secondary parts of a triangle. Okay? Halimbawa itong median, meron din tatlong median. Okay? Okay, next we have the angle bisector of a triangle. So it is a segment which bisects an angle and whose endpoints are a vertex of the triangle and a point on the opposite side. Incenter is the point of concurrency of the three angle bisectors of the triangle. Okay, so let's say meron naman daw tayong triangle ABC ulit. Okay, tapos yung angle bisector daw, from the word itself, binabisect lang nito yung bawat angle nung triangle. So, halimbawa, itong angle A. So, magkasulat ka lang dito ng line segment na maghahati dun sa angle A equally. Okay? So, any point doon sa opposite side nung kinoconsider natin na angle patungo doon sa vertex. Tapos, dapat binabisect ng segment na yon yung angle na yon para mas makonsider siya na angle bisector. So, therefore, ito, let's say, we have angle bisector AM. Okay, so therefore, itong angle na to, yung angle BAM must be congruent to angle MAC. Okay? Same as, kanyari, itong angle bisector CN. So, dapat itong angle BCN is congruent dapat sa angle NCA. Okay? And then, itong vertex B, let's say, angle bisector BO. So, dapat itong angle ABO is congruent dun sa angle OBC. Kasi angle bisector nga. Okay, so, meron din tayong tatlong angle bisectors. And then, yung point of intersection ng tatlong angle bisector ay tinatawag na incenter. Okay, so, let's say, point P ulit. So, we have incenter point P. Okay? Next, we have the altitude of a triangle. It is a segment from the vertex of the triangle perpendicular to the line containing the opposite side. Orthocenter is the point of concurrency of the three altitudes of the triangle. Okay, let's say meron tayong triangle ABC. Okay? So, simple lang yung definition ng altitude. So, from the vertex, magdodraw ka lang ng segment na perpendicular doon sa opposite side. Meaning, magpo-form siya ng right angle doon sa opposite side. So, let's say itong segment BM. Okay? Dapat itong segment BM from vertex B to this point M, dapat perpendicular to doon sa opposite side na AC. Okay? Nagpubuo ng 90 degree. Then, same as dito sa altitude AN. So, dapat itong AN ay nagpo-form ng 90 degree doon sa side BC. As well as itong, let's say, altitude CO. So, dapat perpendicular din siya doon sa side AB at nagpo-form ng 90 degrees. Okay? So, meron din tayong tatlong altitudes. So, ngayon, yung point of intersection ng tatlong altitude ay tinatawag na orthocenter. So, let's say point P then. Okay? Okay, next we have perpendicular bisector of a side of a triangle. So, it is a line equidistant to the endpoints of the given side. Circumcenter is the point of concurrency of the three perpendicular bisectors of the triangle. Okay, let's say meron ulit tayong triangle ABC. Okay? So, yung perpendicular bisector daw, isa siyang line. So, dapat combination siya ng altitude tsaka median. Meaning, kung isusulat natin yung perpendicular bisector from vertex B to the opposite side AC, okay, so para maging perpendicular bisector siya, dapat mababisect niya yung opposite side na AC at yung line na yon ay perpendicular din dun sa side AC. So, let's say yung midpoint nung ACIM. Okay, so dahil perpendicular bisector itong line BM, dapat equal yung length ng AM doon sa MC as well as nakabuo siya ng right angle doon sa
AC or perpendicular siya doon sa AC. Same as kung meron tayong perpendicular bisector, let's say AN. So dito naman sa perpendicular bisector AN, binabisect niya yung side BC. So therefore, CN is congruent to NB. As well as, nakabuo siya ng 90 degree or perpendicular siya doon sa side BC. And lastly, kung meron naman tayong perpendicular bisector, let's say CO. Therefore, yung segment AO at yung segment OB ay dapat congruent. As well as, nakabuo siya ng 90 degree doon sa side AB. Okay, so therefore, meron din tayong tatlong perpendicular bisectors. Tapos, yung point of intersection ng tatlong perpendicular bisectors, let's say point P, siya yung tinatawag na circumcenter. Okay? Okay, so those are the terminologies and secondary parts of a triangle. So, mahalaga na alam natin yon kasi gagamitin natin yung mga terminologies na yon kapag nag-a-analyze tayo ng triangle. So, minsan, sa problem, sasabihin yung mga secondary parts ng triangle and then kailangan alam nyo yung concept nila para ma-analyze nyo yung problem about triangles. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.